Nagbabala naman si Senador Antonio Trillanes IV kay Senador Coco Pimentel na tatrabahuhin daw niya ang pagpapatalsik sa kanya bilang Senate President kung hindi aalisin si Senador Richard Gordon bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Balitang hatid ni Jamsy Sante. You are so fond of making names here. Well, making general statements. Okay. Well, so if you want to make general statements, you better prove it. Oh, to, Mr. This Chairman. Is the Senate of the Republic of the Philippines. Mr. Chairman. This is not a cockpit of chismis. We are here investigating real things. Yes, kind definitely. Of dito na hindi okay. Mo nalalaman. Mr. Chairman, you're out of order. Session is suspended. Nagiging committee di absuelto ang Blue Ribbon Committee. I will move for your contempt then. Sa sagutang ito, tumindi ang alitan ni na Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon at Senador Antonio Trillanes IV. Sabi ni Trillanes, pinoprotektahan daw ni Gordon ng anak at manugang ni Pangulong Duterte na nabanggit sa pagdinig ukos sa smuggling sa customs. Kaya dinala ni Gordon sa Ethics Committee ang reklamo kay Trillanes. Babala ni Trillanes, kung hindi tatanggalin si Gordon bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, tatrabahuhin daw niya ang pagtatanggal kay Senador Coco Pimentel bilang Senate President. Pagka hindi nila tinanggal yan, talagang I will work hard para matanggal din si Coco Pimentel, si Senator Coco Pimentel, para matanggal si Senator Gordon. Wala na bang mas maayos dyan? Kasi Blue Ribbon Committee, kailangan ito talagang objective siya, no? Talagang wala siyang kinakatakutan. Kailangan, ano siya, investigador yung mindset niya, hindi defense lawyer. Sabi ni Trillanes, may kapalit umanong pabor mula sa Duterte administration ang ginawa ni Gordon. Tulad ng pagtalaga sa umunay tao ni Gordon na si Wilma Isma bilang chairman at administrator ng SBMA. Nagresulta ito sa pagtatanggal bilang SBMA chairman kay Martin Dino. Nasimulat sa pool ay taga-suporto ng Pangulo at unang kandidato ng PDP laban bilang Pangulo bago palitan ni Duterte sa huling araw ng filing of substitution noong eleksyon 2016. Aminado si Gordon, inirekomenda nga raw niya si Isma. Talaga namang qualified yung tao. Bakit pati yung iradama niya? He acts like somebody na who keeps on lying and lying and lying in the thought that yung kanyang pagsisinungaling magiging truth by saying it so many times. Sabi naman ni Isma, may rekomendasyon man ni Gordon o wala, qualified siya sa posisyon. Dalawang dekada na raw ang kanyang international business experience. Huwag daw sana siyang gamitin ni Senator Trillanes sa kanyang issue laban kay Senator Gordon. Sa isang pahayag, sabi ni Pimentel, gawin na lang daw ni Trillanes ang kanyang banta. Bakit daw panay salita ito? Coco is doing a good job. Coco is trying to be fair to everybody. Kung totoo yan eh, dapat walang sila ang minority. Pero pinagbibigyan ang minority. What is he talking about? Sa tweet naman ni Senador Ping Lacson, sinabi niyang mananatili bilang Senate President si Pimentel. Matibay raw ang suporta ng 16 na miyembro ng majority bloc sa kanyang liderato. Malabo raw makuha ang 13 boto para mapatalsik si Pimentel. Jamsy Sante, GMA News.